Magandang umaga po. Good morning. Good morning, Pilipinas. Assalamualaikum. Ngayon po ang episode nito ay pagbisita muli dito sa aking munting taniman. Taniman ng gulay. Dito sa aking munting lupain. Ito po, panoorin nyo yung aking video na to. Para ma-share ko po yung aming mga tanim na gulay dito. Kasalukuyan si Kuya nagtatanggal ng ng weeding, tinatanggalan po ng damo yung tanim namin, talong. Tsaka nag-a-apply ng synthetic fertilizer na urea 4600. Yun po ay 46% nitrogen, 0% phosphorus, 0% potassium. Kapag katapos nito, dahil maraming bulaklak yung mga talong, sabi ko after 1 week or 2 weeks, apply siya ng abono na complete. Yun pong complete ay ibig sabihin 14% nitrogen, 14% phosphorus, 14% potassium. Yung pong potassium, pagpaganda ng bunga. So, yun po ang tamang pag-apply ng abono. Pero kapag malilit pa lang po ang mga tanim, dapat po ay i-apply yung abono. Yung pino na 2100 o tinatawag na ammonium sulfate. Yan po yung abono. Katapos tayo damo. Ha? May abono lang yan? Wala bulong eh. Green lang eh. Pero na-apply ng abono. Kaya maganda yung kulay ng talong. Ito medyo yellowish. Ito kulay berde. Mamaya mag-harvest si Kuya. Sabi ko, muna siya mag-harvest. Hintayin niya ako para makunan ko ng video. Ito pong isang puno na to namatay. Sinasabi kong namatay na yun. Either nilagnat siya ng dahil sa ulan or kinain siya ng insekto sa ilalim. Ito naman po yung mga bagong tanim na talong tsaka sili. Ayan. Maganda po yung bulas ng bagong tanim na talong. Kaya hanggang doon nararoon ni Kuya. Itong mga sili, sabi ni Kuya, meron na bunga yung iba. Kalit pa lang. Tama, meron na nga bulaklak. Oh. Yan. Meron ng bulaklak. Ito po ay mga siling labuyo. Ayan o. Mga siling labuyo yan. Hanggang dun, kaya lang, hindi pa nalilinis ni Kuya yung bandaron. Sana ito magbunga ng marami. Dalawang tray lang ito. Kasi nung umulan, nasira yung ibang tinanim niyang talong. Yan, yung marami na yan. Nasira. Ito lang natira.
Eh, ang mahal ng talong ngayon. 60 daw ang per kilo. So, punta naman tayo dun sa sitawan, sa mga sitaw. Ayan yung aking mga papaya noon. Ayan siya, oh. Mga papaya ko. Ayan. Ang baba. Ang ganda ng bunga. Bilog, pabilog siya. Ayan. No? Hindi ko kusang itinanim ito. Ang ginagawa ko po kasi kapag merong akong daladalang buto, basta sabog lang ako ng sabog. Tapos po, yung iba, ina-align ko lang. Ito po yung mga aking mga saging. Yan, mga senyorita. Masaging na yan. Ito, laki ng puso ko. Ito naman, ito, mas matamis ito. Mas maliit sa senyorita. Yan ang bunga. Ito, laki ng puso. Oh, laki ng puso. Ito naman yung aking mga kalabaw. Si Linlin. Ang aking kalabaw. Hello, kumusta na yung aking kalabaw? Ito po, kilala ako. Pag hinawa ko yung ilong, ayan po, kilala ako. Hindi ako susuhagin. Ito yung anak niya. Si ano, si Kulit. Si Moira. Ang sama ng ugali nito. Kapag nakawala, tatakbo yan ang tatakbo. Di tulad sa nanay niya. Ito, mabait to, mabait. Tara, dito muna tayo. Ngayon po, andito ako sa mga sitaw naman. Ito, mahaba ng bunga, no? Ito pong mga klase ng sitaw na to ay yung ano natin, yung native nating sitaw. Madaling lumambot. Unlike yung ibang binibenta, yung kulay berde ang bunga. Ito po kulay puti. Pero yung ibang namimili, mas prepared nila yung kulay green kaysa dito. Pero kung matitikman nyo to, manamis-namis, saka madaling lumambot, mas masarap po ito. Ito po ay dati na naming binhi. Kaya nagtitira kami ng ano, ng kapag lumampas sa pag malalaki na po yung bunga, hindi na namin kukunin. Papabayaan namin lumaki hanggang sa maging binhi siya. Yun po, yun. Katapos, sa susunod na taniman, meron kaming binhi. Kaya, hindi na kami bumibili ng binhi. Ito, magandang bulas nito. Magandang gawing binhi ito, mahaba. Yun po. Pero merong kasunod na ano, kapag wala na, hindi na namumunga yan, merong kasunod dito, kaya lang nilalagyan pa ng ano ni kuya, yung mga kahoy na para umakyat. Yun po, para po umakyat yung mga sitaw. So, ito po, pabalik na ako sa aking muntindampa. So guys, pabalik na ako sa aking kubo. Madadaan ko itong aking miracle fruit. Napakalaki. Parang bola ng basketball. Yung malaki, oh. Tapos itong maliit. Ito po ko ng bunga. Kalakas, pangalawang bunga. Tapos yung papaya, itik din sa bunga. Yun. Ito guys, nandito na ako sa aking kubo. Dito ko tinatapos yung aking video.
para sa araw na ito. Nakapag pitas na rin ako ng talong at saka sitaw. Muli po ako ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta, sa inyong panonood. Maraming salamat po. Shout out po sa inyong lahat ng aking mga supporter at yung mga manonood pa. Maraming salamat po. Pagpalain nawa tayo ng pong may kapal. Ingat po tayo palagi. Ito po ang inyong lingkod. Sadik Yakabod, Farmer Senior Citizen ng Pampanga. Bye-bye. Jesus love us. God bless you. Bye-bye po.